Okay, hello. Good day, students. So, this particular topic focus on equilibrium. Pag sinabi natin equilibrium, ito yung pagkakasundo sa pagitan ni buyer at saka ni seller. Diba? Kung babalikan natin, seller has the supply side of the market while buyer has the demand side of the market. So, kung titingnan natin yung mga meaning ng market or pamilihan, ito yung interaction that happens between the buyer and the seller. So, hindi siya physical na lugar. Once na nagkaroon ng interaction between kay buyer at saka kay seller, automatic meron kang market. So, equilibrium yung pagkakasundo nilang dalawa. Kasi, di ba, these are two opposite forces na naglalaban sa pamilihan. Siyempre, kung sino yung mas may makikinabang or yung mas malaki yung pakinabang, yun yung gusto niyang side na manaig. Again, equilibrium means that all forces in the market are balanced. So, kasasabi ko nga lang, ang demand at saka ang supply ay parehong pwersa sa pamilihan na kailangang ibalanse sa pamamagitan ng equilibrium. Market equilibrium is the point in the supply and demand curve merges together where the demand and supply meet or quantity demanded is equal to quantity supplied. So sa graphing kasi to, makikita natin yung market equilibrium kapag yung supply side or yung quantity supplied at saka yung demand side or yung demand quantity demanded is pareho siya ng bilang at a certain price. So, ibig sabihin, nagkakasundo si buyer at saka si seller na ganito karami yung produktong willing ibenta si seller at willing bilhin si buyer sa ganitong halaga. Kapag nagkaroon na ng paggalaw between sa point, within the point doon sa demand at saka sa supply curve, therefore, maaaring magkaroon ng ibang effect siya doon sa supply side or sa demand side na later on, palalalimin pa natin. Equilibrium price is the price at which quantity demanded is equal to quantity supplied. Again, sa graphing at saka sa paglalagay sa schedule nito, makikita nyo na ito yung pagtatagpo ng graph ng supply curve at saka ng demand curve sa isang point na pareho sila ng dami. Kasi nga, equilibrium, na pareho sila ng presyo. Kaya nga, equilibrium price. Ito yung napagkasunduan ni buyer at saka ni seller. Yung equilibrium quantity naman, ito yung the quantity where demand and supply are equal. Pareho ng dami yung demand na willing bilhin si buyer at saka yung supply na willing siyang ibenta, si seller. Equilibrium is difficult to attain in the market due to disturbances. Pag sinasabi natin disturbances, halimbawa, maraming mga non-price determinant yung nakaka-apekto dun sa pagbabago ng demand, ng supply at saka ng presyo. So kung titingnan natin, point A, quantity demanded is 10, price is 1 while quantity supply is 2. Bakit kaya? Titingnan natin na focus tayo sa 1. Ang price ay 1. Takpan muna natin yung supply. Doon muna tayo sa quantity demanded at saka sa price. Kapag tumaas ang presyo, bumababa ang supply. Pag bumaba ang presyo, pag tumaas ang presyo, bumababa ang quantity demanded. Kapag bumaba ang presyo, tumataas naman ang demand. Yun yung batas ng demand, ha? Again, ha? Batas ng demand lang. Yun pala ang pinag-uusapan natin. Habang tumataas yung presyo, bumababa yung quantity demanded. Kasi nga, konti ang mabibili ni buyer dun sa kanyang pera. Kapag bumaba naman yung presyo, tumataas ang demand kasi mas marami nang kayang bilhin si buyer. Takpan natin si demand. Okay, supply tayo. Habang tumataas ang presyo, tumataas ang supply.
kapag bumaba ang presyo, bumababa ang supply. Kasi the more na nadadagdagan ang presyo, mas gustong magbenta ni supplier or ni seller kasi kikita siya, hindi siya malulugi. Whereas kung mababa ang presyo, lugi siya, hindi siya kikita. Yan lang kasimple. Pagsamahin natin ngayon. Kapag mataas ang independent variable kanina ay yung presyo. Kung saan papunta yung presyo, susunod sa kanya yung quantity. Ngayon, yung interaction ng demand at supply ang makaka-apekto sa presyo. Babaliktad na siya. Kasi papasok na tayo sa tinatawag na law of supply and demand. Kapag mataas ang demand, mababa ang supply, mataas ang presyo. Again, kapag mataas ang demand, mababa ang supply, mataas ang presyo. Bakit? Bakit tumataas ang presyo? Kasi kaunti lang yung supply. So mas maraming buyer ang nag-aagawan. So para mawala ng kakayahan yung ibang buyer, kasi meron, again, ang demand ay ability at saka willingness. Yung willingness nandun yun, hindi mo pwedeng alisin yun. Ang pwede mong alisin, yung ability. Para mawala yung ability ng kapwa mo, buyer, kailangan mabili mo yung produkto sa mas mataas na halaga. Kasi ikaw na lang yung may ability, siya yung wala. Same nang nangyayari sa auction. Bakit sa auction, pataasan, di ba, ng presyo? The more na tumataas yung presyo, mas maraming buyer ang nawawala ng kakayahang bilhin ng isang produkto. Kaya nga, sa auction, mas mataas ang presyo kasi nga, konti ang supply, iisa lang ang supply. Kaya lalong tumataas ang presyo. Tapos ang dami nyo pang nag-aagawan para sa isang produkto lang. Kabaliktara naman, kapag mababa ang demand, mataas ang supply, ang presyo ay bababa. Again, kapag mataas ang supply, mababa ang demand, bababa naman ang presyo. Bakit? Napakarami ng supply eh. Konti lang kayong mag-aagawan. So, tendency, para kang nasa palengke, tatawad ka. O, ito si supplier number one. Isang kilo ng galunggong, 100 pesos. Eh, si kabila, since matumal, konti lang ang bumibili. Yung kabila, si seller number two, or si supplier number two, piling siyang ibigay yung produkto sa halagang 90 pesos. Tendency, pababa ngayon ang pababa ang presyo. Kasi nga, ikaw ang pwede magdikta eh. Pwede kang mamili, ang dami mong pwede pagpilian. Pero kapag pareho lang ang dami ng buyer at seller, sa pamilihan, pumapasok na yung competition. That's for another topic ha. Nagkakaroon na lang pagbabangga ng demand at supply, ang presyo mananatili lang. Kumbaga kung saan magkakasundo si buyer at saka si seller. Next. Yung point C, kung babalikan natin ha, babalikan ko mamaya. Point C is considered as the market equilibrium in which the seller and the buyer agreed to sell and buy the product respectively at the price of 3 for a quantity of 6. Tingnan nyo ha, ang equilibrium price ay 3. Kasi yun yung presyo na yung quantity demanded ay pantay sa quantity supply. So, ang equilibrium quantity ay 6. Kasi yun yung napagkasundo ang dami. Kaya pag pinagsama sila, ang point C, ang market equilibrium. Nakukuha? Ngayon, kapag, mamaya na yun, yung ibang phenomenon. Again, naipakita na natin ha. C is the equilibrium quantity, equilibrium market. Equilibrium quantity is 6. And equilibrium price is 3. Assuming that there is no change in the price factors in the short run, there is only one point where demand is equal to supply. Shift in the curve and changes in the equilibrium is experienced in the long run. Sabihin, ano yan, parang ceteris paribus, hindi mo na i-assume mo na yung ibang factor. Ang factor lang na nakaka-apekto ay yung demand, supply, at saka yung presyo. When the price is at higher level than the equilibrium, then there is a surplus. Again, kapag mas marami, ganito yan, let's put it in a
simpler note. Kapag mas marami yung supply kesa sa demand, ang nangyayari sa presyo ay nagkakaroon ng surplus. Ibig sabihin, sobra yung supply sa pamilihan. Kasi mas marami siya. Surplus, pag tawag nito, kalabisan sa Tagalog. Sobra yung produkto, konti lang yung bumibili. So, anong tendency? Yung price of goods at saka yung market, yung surplus in the market, pababa. Ibig sabihin, yun nga, yung pinag-iliwanan ko kanina, bababa yung presyo kasi nga, konti lang yung nag-aagawan. Ayan, kung titingnan natin ha, gusto kong tingnan nyo yung point A, parehong point A. Yung nasa bandang kaliwa, yung diamond, yun ay yung supply. Yung square, yun yung demand. Sa A, yung point A, parehong A, mas mataas yung demand, 10 ang demand. Yung supply, 1 lang sa halagang piso. So, sa makatuwid, mayroong tawag dito, shortage, kakulangan. Mas marami kasi yung demand kesa sa sinusupply. Ganon din sa point B. Sa point C, nagkaroon equilibrium. Sa point D and E, tingnan yung E, meron ng surplus. Kasi sa halagang 5 piso, 2 na lang yung willing si buyer bilhin, willing and able. Samantalang si seller, willing and able siyang magbenta ng 10 unit na isang. So, nagkakaroon ng surplus, sobra. Surplus is a situation at which the demand is greater than the supply. When there is a shortage in the market, the price of the goods will increase, magtataas naman. So, tingnan natin yung computation na given yung demand at saka yung supply function. Para makuha mo yung tawag dito, yung supply and demand function, i-equal mo lang siya. QS is equals to QD. So, ano yung QS? 0 plus 10T. Yung pinakamadaling yung shortcut ha ng pagkuha ng equilibrium price at saka ng equilibrium quantity. Pero kung susundan mo yung pag-solve ng lahat ng quantity demanded at saka ng lahat ng quantity supplied at mere looking at the market schedule, demand and supply schedule, yung pinagsama, yung market schedule, makikita mo na kung nasaan yung equilibrium kasi yung pareho sila. Hindi mo na kailangan mag-compute. Pero kung computation, ito yung dapat yung gawin. I-equal mo lang yung QS sa QD. 0 plus 10T equals 60 minus 10T. Combine similar terms. Si 10 dito, ilipat mo doon. From negative na 10T, naging positive 10T. So 10T plus 10T is equals to 60 minus 0. Nakuha? Ilipat. So that's minus. Then, 10P plus 10P will be 20P equals 60 minus 0 is 60. Divide both sides by 20. 20 divided by 20 is P. And 60 divided by 20 is 3. So, ang equilibrium price ay 3. Para naman makuha mo yung equilibrium quantity, solve mo yung QD at saka yung QS using the price na 3. So, substitute mo. QD minus, equals 60 minus 10 times 3. So, 10 times 3 is 30. So, 60 minus 30 equals 30. So, 30 ang QD. So, dapat 30 din yung QS. Kung hindi, mali ka ng, ng P, ng pagkuha ng P. QS is equals to 0 plus 10P. 0 plus 10 times 3. 10 times 3 is 30 plus 0, QS is 30. So, since pareho sila, tama tayo. Law of supply and demand, pinaliwanan ko kanina, there is an increase in the price if demand increases and the supply decrease. So, tataas ang presyo kapag mataas ang demand, bababa ang supply. Bababa ang presyo kapag mababa ang
demand at mataas ang supply. The interaction of demand and supply is independent variable while the price is the dependent variable. Sa law of demand at saka law of supply, yung magkahiwalay, dumedepende si presyo kay demand. Dumedepende si demand at saka si supply sa presyo. Ngayon, pag pinagsama na natin sila, depende na si presyo dun sa interaksyon o dun sa ugnayan ni demand at saka ni supply. Government intervention. So, kailan pumapasok ang government intervention? Una, kapag merong surplus, ibig sabihin, sobra yung tawag dito yung supply sa pamilihan. So, tendency, pababa ng pababa ang presyo. Si government, para hindi malugi yung mga buyer, yung mga seller at saka mga supplier, magpapatupad siya ng price floor or floor price. Ibig sabihin, ito yung pinakamababang presyo na pwedeng ibaba ang isang produkto. Hindi na siya pwedeng bumaba doon. Bilang protection doon sa mga seller at saka supplier para hindi sila malugi. Price ceiling naman, ibang halimbawa, sobrang taas naman ang demand pero konti lang ang supply. Pwede magpatupad ang pamahalaan ng price ceiling or ceiling price. Usually, kapag may bagyo yan, pinatutupad. Para hindi naman maabuso ng mga seller at saka supplier, yung mga buyer. Lalo na kasi konti lang yung supply. So, ito yung pinakamataas na presyo na pwedeng bilhin ng isang produkto, hindi na kayo pwedeng tumaas dyan. Iba to sa suggested retail price or SRP. Ang SRP kasi is a range ng isang tawag dito ng presyo na dapat doon lang nakapasok yung mga basic necessities. Kunyari, asukal. Dapat, ang presyo ng asukal, isang kilo or one-fourth, pasok lang dito. Pag lumagpas ka dyan, lalo na si seller, syempre, siya lang naman ang dito, ang involved dito. Kapag lumagpas si seller doon sa presyong itinakda ni SRP, pwede siyang makasuhan ng profiteering. Oh, ito medyo komplikado ha. Kaya hihimay-himayin natin. Effects of change in the demand and supply. If the demand curve shifts to the right while the supply curve remain constant, then both the price equilibrium and quantity equilibrium will increase. Alisin muna natin si supply. Demand muna. Kapag yung curve nag-shift from left to right, ibig sabihin, pataas ang demand. Hindi presyo nakaka-apekto dito, ha? Nakaka-apekto dito ay yung mga non-price determinant. Meter, number of buyer, income, taste and preferences, expectation, related goods. So, yun, limang yun, yun yung nakaka-apekto kay demand. Si supply, hindi daw siya na-apektoan. Tumaas si demand. Pero, si supply curve, nananatili lang. Ang mangyayari daw, yung price equilibrium at saka yung quantity equilibrium, tataas. Bakit siya tumaas? For example, nadagdagan yung sweldo ng mga mamamayan, definitely dadami yung demand nila. Tataas yung demand nila. So kung tataas yung demand nila, pero nananatili yung supply sa dati, definitely ang presyo tataas. Magbabago ngayon yung price equilibrium, pataas na din. Kasi mataas na din yung demand equilibrium. Ayun, yung quantity equilibrium, kung saan pwedeng magkasundo si buyer at saka si seller. For example, dati, ang binibili mo lang, let's say na kilo ng bigas is sa isang araw, let's say 3 kilos. E tumaas ang sweldo mo, kaya mo nang bumili ng 4 kilos. Diba? Ang mangyayari, yung pinagkasunduan nyo ni seller sa 4 kilos, tataas. Tataas din ngayon yung presyo niya. Bakit? Kasi hindi naman nagbago yung presyo eh. Pero kayo, dumami kayo na nag-aasam dun sa produkto na hindi naman nadagdagan. So ayan ha, kung makikita natin, ito yung E1, yun yung equilibrium 1. D1, the demand curve 1. Demand curve 2, S is the supply curve. Tumaas si demand curve from left to right. So, yung 10 kanina, na tawag dito, yung 10 kanina na presyo, equilibrium price, magiging na siyang 20.
yung 40 kanina na equilibrium quantity, magiging na siya 50. So, huwag nyo mo nang pansinin yung 60 para mamaya yan. Para hindi kayo malito. If the demand curve shifts from left to right to left, while the supply curve remains, o yung kabaliktaran nung kanina, both the price equilibrium and quantity equilibrium decrease. Bumaba naman. O, for example, nagkautang ka naman, kaya bumaba yung demand mo kasi nabawasan yung sweldo mo. O, tendency, bababa yung quantity. Bababa yung pinagkakasunduan yung presyo. E, since pare-pareho kayong konti ang sweldo, dahil syempre, yari, nawala, maraming nawala ng trabaho. Si seller, hindi din siya pwedeng manatili sa taas. Malulugi siya. So, tendency, kung saan kayo magkakasundo sa mas mababang presyo, pero sa mas konting dami ng produkto, dun nyo dadalhin sa equilibrium. Parang ganito, from kanina na 60, yung E1, yung equilibrium 1, kasi nandun si D1, demand curve, at saka yung supply, papunta sa kaliwa si demand. Bumaba. So, from 20 kanina, na equilibrium price, magiging na lang siyang 10. Yung 60 na equilibrium quantity, magiging na lang, hindi siya 40 ha, ayun, hindi na lang yan, 50. Bumaba siya. Kukuha po, sana naman. Next, if the supply curve shifts to the right, while the demand curve remain constant, nabaliktad naman, kasi ang naka-apekto naman dito, hindi na yung meter. Yung stern, ano yung stern? Subsidy and taxes, technology, expectation, resource cost, number of seller. Lumipat naman si supply curve from left to right, pero nanatili si demand. Ang mayayari daw, equilibrium price will decrease while the equilibrium quantity will decrease. Kasi dumami yung supply eh, pero konti na natili yung demand eh. Ibig sabihin, bababa yung presyo. Diba? Pero tataas yung pinag-uusapan yung tao. Oh, bumaba yung presyo. From 40 kanina, yun yung E1. 40 kanina, naging 30 kay E2. From E1 na 40, pataas naman siya magiging. Next. Last. If the supply curve shifts to the left, while the demand curve remains constant, then the price equilibrium will increase while quantity equilibrium will decrease. Yung kabaliktaran kanina, pababa naman daw yung supply, pero yung demand na nanatili. Yung equilibrium price madadagdagan, pero mababawasan yung equilibrium quantity. Kanina, from 30, tumaas. Kasi nga, nananatili lang yung demand eh, pero yung supply, nabawasan pa. So, nangyari, tataas yung presyo kasi maraming mag-aagawan, pero sa kakaunting dami lang ng produkto. And that's all. Hope you learn about equilibrium.